What's up mga patid? Meron ka bang mga appliances sa bahay guys na may remote control? Parang ganito, remote control sa aircon, remote control sa TV, remote control sa electric fan, remote control sa washing machine, anything na appliances, anything na may remote control, meron ka ba niyan sa bahay mo at gusto mong maging smart yan at magkaroon ng voice assistant? So ito ang sagot dyan, the Smart Universal Plus mga patid mula sa Hatsi Enterprise. Okay, this device ay kaya nitong gawing smart ang lahat. Lahat ng remote control ninyo. Pwede mong makontrol ang lahat ng appliances mo. Pwede mong patayin, ilipat, i-change ang speed ng iyong electric fan, i-change ang fan, or ang temperature ng iyong aircon using your smartphone. At ang malupit pa dito, mga kapatid, mura lang ito. As in, mura lang po talaga. Kung meron kang Alexa or Google o Siri, pasok talaga, mga kapatid. Bagay na bagay sa'yo to. And syempre, nandito rin yung bigay sa atin ng Hatsi. Ito nga ang smart bulb nila na may 9 Actually mga patid natin, pinakita ko na to sa inyo doon sa ating last video na Cooltech under 1,000 pesos. Yes mga patid, under 1,000 pesos lang ito dahil itong remote plus natin ay nagkakahalaga lang ito ng 785 pesos lang. Wow, di ba? And this is smart RGB na may 9 watts naman ay nagkakahalaga ng 495 pesos. Magiging smart na ang iyong bahay sa murang halaga lang. So tara mga patid, huwag na natin patagalin, umpisahan na natin. So, umpisahan natin dito sa Remote Plus. So, like what I said kanina, itong smart remote na to, pwede niyang gawing smart ang iyong mga appliances na may remote control. Again, dapat po may remote control. So, in short, ito, ha? Meron siyang IR or infrared. So, buksan na natin. Malaking tulong to, guys. Lalo na kung ang bahay natin talagang merong mga lumang gamit. Alam nyo naman ang technology ngayon naglalakasan na. So, pag binuksan natin, guys, ito lang ang laman niya. Simple manual. And then, this device. At syempre, guys, ang cord niya. That's it. Wala na pong ibang laman. And the rubber pit. Kung gusto nyo na po siyang i-fix dun sa pwesto na yon, pwede nyo pong idikit ito sa ilalim and then hindi siya gagalaw basta-basta. So, simple lang naman i-set up itong universal remote natin. So, plug nyo lang muna guys yung kanyang cord. And then, if you have a adapter guys, edi ikabit nyo na siya dun or a power bank or any USB powered mga patid. So, USB siya. And then, mga patid natin, once na nakasaksak na po siya sa ating outlet, iilaw po ng kulay blue means mga patid natin, nagbiblink na po siya ng rapidly. So, guys, kailangan nyo na pong i-install sa inyong mga phone itong Hatsi Enterprise app. So, available ito sa Google Play Store and App Store. So, search nyo lang po Hatsi and then enter guys. Lalabas na po yung Hatsi Enterprise application dyan. So, guys, once you install, syempre, open. So, syempre, sa inyo, blanco pa yan. Ako kasi, guys, ang dami ko ng Hatsi Enterprise product dito sa bahay. So, marami nang nakakonect. So, ngayon, ang kailangan natin i-connect itong smart remote. So, simple lang yan, guys. Click the plus button and then auto-scan. Enable Bluetooth and then detected na po kaagad yung ating Hatsi Universal IR remote. So, guys, click nyo lang po yan and then next, enter your Wi-Fi password and then wait na lang po natin mag-connecting. Click the and then once na okay na mga kapatid natin, ayan na po, lalabas na nga po dito yung ating smart universal remote. At ang maganda pa dito mga kapatid natin, meron siyang built-in na temperature and na humidity check. Pero mga kapatid, hindi nga lang ito accurate. Pero guys, malaking bagay pa rin. Kasi guys, napansin ko lang, itong room natin ay malamig. 27.4 Celsius yung kanyang nade-detect. Pero guys, sa totoo lang, nanginginig na nga yung legs ko sa lamig dito ngayon. At guys, sa ating humidity naman, it's 53%. So guys, I think naman guys, talagang maalinsangan dahil sa labas, medyo mainit talaga. So ngayon, punta na talaga tayo sa features na meron siya. Ito na nga ang universal remote. Click po natin yung add, makikita natin dito yung TV, aircon, fan, TV box, DVD, light, projector, audio, camera, heater, purifier, and a DIY. So mga kapatid natin, yung nagustuhan ko dito, it's yung DIY niya. Dahil guys, yung DIY, ito po yung mga remote na walang brand o sabihin na natin mga appliances na walang brand. Kagaya na lang po na itong remote na to, kung nakikita nyo po guys, so wala itong brand. So kung meron ngayong ganitong remote mga kapatid, ito para sa mga RGB LED strip, ito hindi niya kayang kontrolin. Kasi guys, sobrang universal ng remote na to. Sa lahat ng LED gumagana ito guys. So I think hindi niya yun napaprocess kasi baka magloko-loko ang inyong mga ilaw sa bahay. So tara mga
patid, punta na tayo. So tara mga patid, samahan nyo ako, bababa tayo. Kasi nandun yung TV namin, may remote control yun. Actually, may aircon kasi, may remote control yan. Kaso nawawala. And take note lang guys ha, pag nawawala na po ang inyong remote control ng inyong mga appliances, hindi na po natin pwedeng kontrolin using the Smart Universal Remote. Kasi mga patid, kailangan po neto i-connect yung infrared ng remote nyo papunta dito sa ating Smart Universal Remote. So Boss Lucio, ano yung infrared na sinasabi mo? Lahat ng remote mga patid, may infrared parang ito. Ewan ko guys kung kita nyo siya, pero yun yung ibig ko sabihin. Kailangan nyo yan itutok, and then meron po tayo mamaya mga papakita ko sa inyo na mga pattern. Halimbawa sinabi ni app, click power, click volume, and then guys, ikiklik nyo lahat yon. And then once na okay na, itong buong system ng remote na to, makakopy na niya. And then guys, at kung kaya mo itapon tong remote na to, itapon mo na, kasi lahat ng program na yan nandito na. So mga patid natin, ito yung TV dito sa bahay at meron siyang remote control. So ngayon mga patid natin, kita nyo naman yung ating Smart Universal Remote at yung remote ng ating Smart TV. So punta lang tayo dito sa Hatsi Universal at punta lang tayo sa Add TV, at yung brand ng aming TV is TCL. So search lang natin TCL, click OK. Now sasabihin niya click to control power. So itututok natin dito sa ating infrared or sa Smart Universal yung power. And then makikita nyo sa baba, may lalabas na another one and can control. If you want to try another button, po pwede. Pero guys, kung satisfy na kayo, po pwede rin piliin na yung can control. So go for another one. And again, sasabihin niya, click power. And lalabas po dito, kung okay na po, piliin nyo na po yung can control. So wait lang po tayo any moment. So now, sabi dito, it's point universal remote controller device press button. So guys, pwede tayo mag-press ng any button dito. So i-click naman natin from the remote ng ating volume. So itutok lang natin siya. So once na okay na, lalabas po dito yung virtual remote natin. And then, piliin po natin can control. So guys, match complete. Now, pwede mo itong i-rename ng Boss Lucio TV. And then, okay. So ngayon, susubukan natin kung gumagana na nga siya sa ating smartphone. So mga patid, ito yung remote control ng ating TV. So lalagay ko siya dito para makita talaga ninyo na hindi ko siya ginagamit. So makita nyo dito, napipindutin natin yung power. So bumukas yung ating TV. Gamitin natin dito yung controls, yung left, right. So gumagana na po. Up, down. So gumagana. So it's all working guys. Click natin yung okay. So okay guys, gumagana po. Click natin yung home again. So guys, gumagana siya. So ngayon, susubukan naman natin siya sa voice assistant or Alexa. So ito yung ating remote, ito yung aking smartphone. Lalagay natin dyan para makita ninyong hindi ko sila kinokontrol. So now, try natin. Alexa, turn off Boss Lucio TV. Okay. So guys, namatay yung ating TV na ngayon ay smart na. Alexa, turn on Boss Lucio TV. Okay. So yan, bukas na siya. Ayos, di ba? Napakaangas nitong Smart Universal Remote na to. At guys, kita nyo naman, ang lupit talaga. Wala akong masabi. Sa murang halaga, nagkaganyan na yung iyong appliances. So next naman natin, itong napakasimpleng bulb na to. Actually, hindi siya simple kasi it's a smart bulb. So means, kaya nitong magpalit-palit using your smartphone and then using your voice. So ngayon mga patid, kailangan may mga lamp kayo o mga bukilya para dito nyo ilagay yung bulb. So ngayon guys, napakadali lang yan. Siyempre guys, pupunta kayo ulit sa inyong Hatsi app. And then guys, syempre, turn on muna natin yung ilaw. So mga patid, nakita nyo nagbiblink siya. Ibig sabihin guys, need na nyo siyang i-pair. So from your Hatsi app, click nyo lang po ulit yung plus button. And then click nyo lang po yung auto scan. Actually guys, detected na po agad siya ng Hatsi app. So go to add. And then yan na po, na-detect na natin siya. And then plus, confirm. So antay lang natin siya mag-connecting. And then once na nag-steady na po yung ilaw niya guys, ibig sabihin guys, nagko-connecting na siya. And antay lang natin ito mag 100%. So mga patid, connected na po tayo sa application. So ngayon guys, po pwede na natin ma-full control ngayon yung ilaw dito. Nang ganyan lang kasimple. Pwede natin hinaan kung nalakasan kayo guys. And meron itong mga color, the RGB guys, syempre, the violet, the blue, the green, okay, and then yellow. Hindi nyo lang masyado dito kita sa reflection ng ating camera dahil mataas po yung ating exposure. Kasi po mga patid, kailangan po dito patay yung ilaw para makita ninyo. So guys, para maaninagan nyo na lang, look at my shadow guys. Look at the reflection on my hand. So lipat tayo sa blue. Kita nyo naman po, it's blue. So magenta, red, and everything guys. So ngayon, may next ito sa scene. Ngayon sa scene, mga patid natin, eh, meron itong read, working, okay, anything mapatid nandito. So guys, ang maganda dito, it's yung music. So guys, yung music nito,
makikita nyo po sa application, guys, na madedetect niya or meron siyang mga parang graph. Okay? Kita nyo naman nagpapalit-palit yung ilaw natin dahil naririnig niya yung boses ko, guys. So, yan. Nagpapalit-palit siya. So, simpleng-simple lang, mga patid natin. Simpleng product pero grabe yung mabibigay sa yung experience. So, yung mga product na dapat talaga natin paggastusan. If ever lang na kailangan natin, guys. Okay? Like what I said, ito, napakaganda. Lalo na, guys, kung ang iyong bahay medyo nalilate na sa technology at gusto mong sumabay sa mga kaibigan mong naka-smart home, pwede. Hindi mo na kailangan bumili ng bagong TV, bumili ng washing machine na smart. Ito lang ang kailangan mo. Magiging smart na ang mga yan. And syempre ito, guys, the RGB bulb, maganda ito sa mga content creator na kagaya ko, guys. Pwede mo tong gamiting accent sa iyong video or kung ikaw ay mahilig sa mga RGB lighting or nagsasawa ka na sa mga simple na ilaw like na puti lang or warm. Oh, guys, ito, may RGB siya. And the same time, hindi mo na kailangan hanapin yung remote niya dahil lang remote nito, yung full access nito ay nasa smartphone mo lang. So, guys, wow. Again, mapatid natin nasa description box yung kanilang page and like nyo po yung page ng Hatsi. At nasa description box na rin, guys, kung gusto nyo rin pong bilhin. Again, this is 785 pesos and then this is the 495 pesos. Sobrang mura. So, yun mga patay natin, kung gusto nyo pa makakita ng mga gantong content, don't forget to like, share, and comment, and subscribe at sumalit na bell para lagi kayong updated sa lahat ng ating video. Again, I'm Luis De Ortevez, aka Boss Lucio, ang inyong stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Happy streaming!